cultures, ano pero ano, ano? Nakikipag-usap sila sa amin na parang napakaama nila. Gusto ko nang manghusga. Gusto ko nang isipin, mga demonyo to, they're evil. And I was in front of them. But something held me back and told me, they too are children of God. Doon po ako hirap-hirap. Wow. At parang ang nakita ko din ang torture nila yung nako. Kasi nabitin ko sa mga prisoners at sa mga narinis kung paano sila pinatorture. Naisip ko siguro inaalan ng anak ko yun. It just took me a few moments and I offered them up to God to say, Lord, ikaw lang naman magpapabago sa kanila. Anak mo rin sila. Bigyan mo sila ng enlightenment para magbago, para wag na mag-torture. After that experience, dalawang araw ako nagkalagnat. Yung hirap physically, siguro spiritually din na kailangan tanggapin ko sila ng mga kapatid ko. Pero may kapatid bang nag-torture? Yun ang dilema na tulad namin na nawawala at nasa human rights community, paano mo papagsasama, i-reconcile the fact that they are your brothers and you should pray for them. Doon po ang mahirap. Sa awa ng Diyos, and we're trying to do that, pero malayo pa po ang anak ko yun. Wow, but you are blessed. Well, you know, well, ni-imagine ko lang eh kung ako ang nasa harap ng nag-torture ng isang mga yung maisip na kapatid ko ito, mahal din ito ng Diyos. Talagang humanly mahirap, talagang talagang blessing. Ako, Mami Edith, ako, maraming salamat sa inyong sige ho, okay naman, paano naiyak naman. Nakita ko yung iba eh. Pero, ilan na ho anak niyo? Iba po ang anak ko. Middle child ko si Jonas. Jonas. Kaya ayaw ko yung ibang anak niyo ang mag-front. Kasi sabi niyo nga, baka mawala na naman. Lahat ko sila may kanya-kanya at kasiya. Pero yung mga babae, may sons, pero kukurban ko. Kaya takot din po ako for my children. Tulad po rin sinabi ni Ma'am Heidi, takot na takot ako may mangyari sa mga anak ko. Di ba lang ako, ilang taon na lang yung buhay ko. Huwag lang ang anak ko. Di ba mga nanay? Yes. Pero kailangan ilagay din natin sila sa kapay ng Diyos. Kasi kung iniis sa kanya nila, kailangan mag-response. Ay, ako, siguro, sa salamat po sa inyong sharing na po. By the way, may kapatid na napari si Mami Eliot na po sa Legazpi Alpay. I pray for them. Oh, Bobby. Oh, Christian, businessman, professional. Pwede ba yun? Yes, pwede. Pwede ba? Pwede ba? Pwede maging businessman, Christian? Yes, pwede. Experience mo namin, pwede mo. But it wasn't always like that, Cardinal. Ang story mo naman po, I was trained, kasi I'm in the world of business, so I am trained to logically think, use the head rather than the heart. Yun po, reklamo ng asawa ko, puro daw utak ang ginagamit ko sa pamilya. And it wasn't until I joined this community of Christian brotherhood of businessmen and professionals that I found and rediscovered God. Kasi, and it is said life begins at 40, and I was 40 years old when I committed myself to follow the Lord Jesus Christ. Hindi ko alam kung ano implication of what I did within as a family. But ang Diyos pala, makulit po ang Diyos eh. Ang analogy ko ang Diyos. Pag sinabi mo, yes Lord, I will follow you. When He knocks at the door of your heart and you let Him in,
dumadating pala siya, hindi isinta. He becomes a permanent resident. Ako? No? Eh, hindi na maalis, ha? Ayaw umalis. Ang problema doon, makulit siya. Nakikita niya kung ang diferensya doon sa puso mo eh, sa bahay mo. And slowly, kasi old, I guess, habits die hard. But slowly, he presents his face to you every day and you begin to change and transform. But hindi mo alam yung bigat ng presence ng Panginoon sa buhay mo until you go through a process of refining. And in my life, in the life of our family, there have been many instances where God shows His face. But ang pinakamabigat was, this happened about 17 years ago. And this is the story of yung first apo namin si Mikaela. And my son was very young. He was only 24 years old. My daughter-in-law was 20 years old. And they had a daughter who was born with a congenital liver ailment, which is biliary atresia. Namamatay yung liver kasi hindi nag-develop yung bata. And so, Mikaela, 3 months old, was operated on. Pero mabigat, after the operation, sinabi sa amin ng doktor, kailangan niya ng liver transplant within 1 year. Otherwise, mamamatay yung bata na yan. Kaya po, logical thinker, so we investigated ba ibig sabihin nito ng liver transplant. Hindi po ginagawa yung liver transplant dito noon. And if you wanted a liver transplant, you have to go out of the country. So kami nag-consult ko sa doktor. Sabi ng mga doktor, punta ka sa Amerika. Sabi ko, magkano mundo? Sabi niya, kung normal, walang complication, mga 250,000. Sabi, so, pesos pa yan o dollars? Dollars po, naku. No? Sa ganang buhay ko, 250. Sabi ko, kung may komplikasyon do, ano implication? Mga $1 million. Bumagsak po ako ang thinking ko. Sabi ko, I've worked all my life and how can I throw away? Kasi marami ng question yung sa ako. No? Ito na yung brain function na how can we afford it? Is it fair to our other children? What if there is complication? What is the guarantee? Nagagaling yung bata. No guarantees. So, dasal. Kami ng dasal. And mabait ang Panginoon. Pero kung tumating ng offer sa amin galing sa Amerika na dadalhin si Mikaela sa Amerika for a liver transplant, sagot nila 80%, kami 20%. Sa mga clinic, naitala si Mikaela doon. And she had a liver transplant when she was almost 1 year old. Tama-tama yung timing ng Panginoon. Sabi, 1 year, mamamatay ang baga niya. Sa totoo ko, nung dumating siya, 2 weeks short of her birthday, nag-flatline mo si Mikaela. Flat. Almost dead. No? But, fortunately nga, she survived the liver transplant. And now she's, during this time, we were gulong-gulong po kami sa pamilya. No? Kasi, before the liver transplant, in and out sa hospital. Puro blood transfusion. Kasi pumuputok na po yung mga capillaries niya, mga vessels niya. So, pasok sa labas, pasok sa labas. In fact, sa family, sa community, iba-iba na po ang dasal namin. Siguro nagugulong ng Panginoon, pinagkadasal na, Lord, punin muna. Lord, what? Lord, ano ba? No? But it was a very confusing time for us. But God is good. She got her liver transplant, and now she is almost 18 years old. Ah! Matay ni Buna. Opo. Matay ni Buna. Opo. So yung doon, kitang-kita namin yung kamay ng Panginoon in that experience. Because only ang side miracle with this experience. Remember I said 80-20? Sagot nila yung 80%, 20% sa amin. Hindi namin alam, the hospital, the doctors, the foundation answered for
100%. Eh, alam niyo naman po, napakamahal ng medical treatment sa Amerika. Micaela stayed in the hospital in the ICU for 6 months. You can imagine how expensive that was. Ngayon, 18 years old. 18 years old na po. Wow. Ipitaan niyo naman kami sa Cebu. Opo! You're all invited. Ito natin pa kami. Talaga, ang hindi kaya bisa ng bulsa, ang doktor, kaya ng Diyos. Kaya ng tumawag sa kanya. At yun, kaya Ate Gary, may himala! Sila para mamaya sa hapunan. Pagdalang magkakapagkain ang gagawin sa ano sa sa hapon yung ikwento mo sa buwan. Karating si Popa. Kasi sa hapon. Iiwasan sa natapin dito. Kasi po, nakapagdalan ko na po hanggang ngayon mo ang mga pagsubok ng Diyos. At talaga na sa kanya na po makakit pagka lalo na pagka sobrang-sobra yung mga problema dumarating sa buhay ko. Nagkakasabay-sabay. Wala pa akong ginagawa ko yung taglalasan ko talaga sa kanya. At asawa ng Diyos ko ay hindi naman po ako na pinababayaan. Magmahal na ngayon ko. Kaya yan po ang blessing na gusto ko yung malaman nila na pinapakasalanan ko po. Ako po ay galing sa napakahirap na pamilya. Ang tatay ko po ay trabahador sa istasyon ng tren. Pagka dumarating yung tren kahit ng oras, gumigising po siya, tumatak po po sa tren. Hindi naman po para, ano, marap sa tren. Para, dahil yung mga, may mga karga sa pagkakatawad sa amin sa tren, na binawan ang ilang mga tubo na pagkakalaki. Sila po ang pioneer sila, tapos yun po ang kanilang trabaho ng papa ko. Tagabuhan. Tagabuhan po. Ngayon ang nanay ko naman po, nakakagis na po na nagtatahimik ng dami, tumatanggap ng tahimik sa mga kaibigan, pero sa kanila po yun, kumituring po siya. Ngayon po, ang unuting po namin, hindi pa kami magkakapatid, pero yung pinakamatanda namin at naging sundalo, sumakapit ang buhay na kung kaya pagkakaroon po kami natin kaya. Alam din po namin, alas 5 ng hapon, nagluluto na kami para sa hapunan. Pagkatapos po ang magluto, pagka alas 6 po, bago kami kumain, magkakasal po na kami. Gabi-gabi po niyan sa ginawa ng Diyos po talaga ay nagrosaryo po kami. Kung sino yung pinakamatanda, sa pinakamatanda, yun po ang magliliit ng rosary. Hanggang sa pagwala po yun, pinagbasa na kami susunod, hanggang sa ako po yung pinakamusunod. Pagwala po tayo sa bahay, wala po ang natitira. Basta kung sino ang matira sa amin, talaga obligado po yun ang mag-rosaryo. Basta talaga sa isip po yun ang hapon po. Pagkatapos ay magkakantahan po kami, pagkatapos po namin yun. At kaya natin po nila nakita na marunong talaga po kumanta. At sa hirap po ng buhay namin, kasi ang alam po lang nila, natitig ako ng tubig sa tren. Totoo ba yun? Totoo po yun. Ako po ang pinakamaliit. Ang mga po, mga sito po kami, namin mga bata na natitig ng tubig sa tren. Ako po yung pinakamaliit. Pag dumadating po yung tren, nagpunahan po kami makaakyat sa tren. Tumatakbo pa ng konti yung tren, talagang adyan din na nakikipag-away na ako, makapagod po ako. Ang tubig po na dala-dala ko, ang ginagawa ko po ay naghahanap po ako ng mga basyon ng bote, bote ng sosis, tapos yung hugasan ko mabuti. Tapos kusukuha po ako ng tubig dun sa poso, malinis naman po kasi doon po ng pagkain. Doon po kami umiinom, nanihino, naglalaba, pero malinis po yung tubig na yun. Ang kaso pag ako galing sa akong pinakamaliit, ako ang laling tulega. Yung mga kasabay ko po, minsan malamig yung kanilang tinitig ng tubig. Kaya natatalo po ako maglasin.
unang sasakyan ng aklat sa tren, pagkatapos darawa ko dahil yung aking pinipindang tubig, hindi mo malamig. Siyempre, mga kasakadong pangunahanan ko ay malamig. Yun po ang aking trabaho ko na nakamulatan ko. Sa gabi naman po, yung kapitbahay po namin, tagumutok po ng mga kakanin, at saka yung ulam, yung mga gulay. Ako po ang pupunta doon para sabihin, pwede po ako tumulong sa inyo. Pag na, so nagtitignan po ako ng mga kakanin at saka mga ulam sa gabi, doon sa palengke. Ngayon po, pagkatapos po yung paninda nila, ibigyan niya naman po ako ng disentimos. Totoo na po, opo po. Pagkado? Disentimos po. Disentimos? Opo. Totoo na po ako naman na uubil ba ay mayayama po sa aking mga magulang. Nagkakadami po minsan na alas 12 na po wala kami maisain. Tapos, ay mga kapatid po, hindi naman po sa kung saan magalit sa akin, pero medyo yung katamaan ko doon. So, pinutusan ko yung pinakamaganda, sumatotan, ang utusan naman niya, yung sumunod sa kanya. Ay, hindi rin o, pagdating ko. Pasa-pasa. Pasa-pasa. Ako rin po ang dalagang tata ko. Kasi ako rin po na pinakamaguso at saka rin naman po ako nahihiya. So, ako po yung, ako po talaga lahat ng tumatakbo sa bahay namin. May reason po, wala kami alas 12, tapos wala kami makain. Ngayon, sabi sa akin ng nanay ko, pumunta ka sa tindahan, mamunta ka muna ng bigas, kasi wala tayong isasari, wala tayong kakainin. Sabi ko, wala na pong magpapautang sa akin, kasi ang nakahilera po yung mga tindahan ng bigas, eh, lalo yun, magpapunta ko kami. Kaya ang ginagawa ko, kahit paano susunod na rin po ako, dali-dali mo ako pupunta, isa-isa hindi mo pwede makautang ng bigas mo, ay hindi mo pwede mahaba ng listahan ninyo. So, yung pinagagulo ko, ang maaawa sa akin, pagbibigay mo